On nga ng ritual at nahulingan dumating itong si Zoe matapos nga niya makita na tela maitim na parang uling ang ilalagay sa mukha ay nandidiri siya at sumigaw. Maya-maya nga ay itinakwil niya ang kamay nga nitong si Apo at umalis sa naturang ritual. Hindi nagustuhan ni RJ kung kaya't sinaway niya ang kanyang anak na si Zoe na hindi niya kailangan gawin yun. Dapat umano ay hindi siya nagpalit nang sa ganun nalaman niya kung ano ang purpose at kalagahan ng mga bagay na iyon. Yun ay kasama sa ritual. Subalit, instead na makinig itong si Zoe ay lumayas na nga ito at hindi man lang nagsorry sa matanda. Matapos nga ang ritual ay umalis na nga at sinundan ni RJ ang kanyang anak at dito niya sinabihan na bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon. Hindi niya kailangang magalit, lalong-lalo na. At sinabi naman ng pasyente na kailangan nilang dumaan sa mga bagay na iyon dahil na rin sa kanilang paniniwala. At bilang mga doktor ay dapat nilang unawain ang kanilang mga pasyente. Daan na rin ito ng respeto at paggalang sa kung ano man ang paniniwala ng pasyente at hindi nila dapat suwayin yun. Sila na dapat ang mag-adjust. Hindi nakikinig si Zoe at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang maglagay ng putik na itim sa mukha. Hindi niya ito nagugustuhan at nadudumihan siya rito. Pakiramdam niya isa itong mad na nakakadiring tingnan. Likas nga na ma-arty itong si Zoe. Bukod pa roon, maitim ang kanyang budhi at napakasama niyang bata. Dito nga, habang sila'y nagtatalo ay maaabutan sila nitong si Apo. Hihingi ito ng tawad kay Zoe. Sinabi nito na hindi niya sukat akalain na hindi pa pala siya handa sa naturang ritual at hindi niya sinadya ang mga bagay na iyon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Zoe bilang tanda ng pagpahingi ng pasensya. Subalit, ito pa lang si Apo ay may kakayahan kung paano makita niya ang mga nakaraang nangyayari sa isang tao sa pamamagitan lang ng palad. At dito'y kanyang matutuklasan ang ginawa ni Zoe kay Lolo Pepe kung saan siya nga ang dahilan kung bakit nahulog ito sa bangin dahil na itulak niya ito ng aksidente. Kaya naman napasigaw itong si Apo matapos malaman. Agad na sumigaw si Apo, sinabi nito na masama kang babae dahil sa kanyang mga nakita. May dugo sa iyong mga kamay. Meron kang napatay na malapit sa iyo na matagal mo nang tinatago-tago at hindi ka nararapat na humawak sa pasyente at sa kanyang kamag-anak kung saan kasama sa kanilang lahi dahil hindi pwedeng humawak ang may mga dugo na sa kamay. Kumbaga, hindi malinis ang kaluluwa sa kanilang paniniwala na may maitim na enerhiya ito at posibleng mapapahamak ang pasyente sa kanyang mga kamay kung kaya't naiinis siya at sinisigawan nga niya itong si Apo. Inilayo na lamang nila itong si Apo samantalang itong si Zoe ay sumisigaw at nanginginig dahil talaga namang totoo. Kahit anong tanggi niya ay hindi niya maipagkakaila na tama ang sinabi ng matanda. Takot din siya na baka maniwala din sa kanya itong si Doc RJ at itong si Annalyn kung saan nakikinig sa matanda.